sa Hero Skin at Tournament Chest. Dahil dyan, magsisimula na ang ating laban. Game 1 pa lamang ito ng ating best of 3 series between Onyx Philippines and Binana Evos. Kanina sa ating unang serie ay nakakita tayo ng 3-game series. Ang tanong, aabot kaya to ng 3 games? Comment ko na yung mga sagot nyo dyan at magsisimula na ang laban na to. Yeah. Ako, interesado ako dito para sa Onyx Philippines. Ha. Sunod-sunod na laban nila, puro mga ano, mga pocket picks, pocket strategies ang nilalabas nila. Maalala natin sila yung nag-Louie. Di ba? Ito, bago ito para sa kanila. So I think nagbabago na yung identity ng Onyx na nakita natin. Super team, super family. No. Ang dami natin yung expect. Men, ito nga, Onyx Philippines, hindi sila takot maging creative, no? And it takes skill to be creative. Pakiramdam ko, hindi ko alam kung mag-agree ka sa akin, Wolf. Kailangan mo ng lisensya para maging creative. 100%. Kailangan magaling ka talaga para maging creative in MPL. You have to have your fundamentals intact. Kumbaga, yung tamang yung konsepto na ginagawa mo, yung idea mo nandun, para alam mo kung paano manalo basically. Alam mo yung mga fundamentals, yung mga mechanics before ka maging creative. No, creativity talaga pinapakita nila Onyx ngayon. But because of the range advantage na meron si Domi ngayon, mukhang natutulak ng bahagya ang gold lane ng Onyx Philippines. Meanwhile, still a very close game. Makikita natin na semi-mirrored ang rotations. Yeah, and kung papansinin natin, no, inaalagaan talaga yung bawat gold lane. Pero King Kong, nag-decide siya na dito kaya sa baba, kuha kaya tayo. Kaya lang alam din eh. Alam din at alam ng Binana Evos yung plano nila dito. So, antaya na lang para sa unang turtle ng ating game. Pero hindi mapakali si Jim eh. Gusto nila kagadik na yung minions niya eh. Oh no! Wait lang ha, Jim. Dito, okay. Atras muna. Level 4 na rin naman siya. So, pwede na sila magsimula sa unang turtle ng laban na to. And Super Prince, magle-level 4 din siya pag tumagal na ang turtle take na to. Kazen, maglalakad. Ito na ba ang lakad Marino at magsisteal ng maglalakad lang? Ay, Kiko, makakuha no. Nandun yung penalty zone. Pero nandun yum, yum, yum! Bagsak si Lanzi sa pagkakato nito, pero nandito na si Kirk. Si Gemma kanyang inahabol, pero sabi niya, sige, change target tayo. Si King Kong na lang. At makakabawi ang Minana doon. It's a 1-4-1, pero makakapag-secure pa rin ng ating unang turtle ng larong ito ay si King Kong para sa Onyx Philippines. I think masaya yung Onyx dun sa trade-off na yun kasi early game ang kailangan nilang gamitin, ang kanilang i-abuse. I think yung Freya, generally speaking, parang early to mid to eh. Pero kasi dahil dun sa presence nung Diggy, nagbabagong lahat. Para tong ano, tandaan nyo nung mga bandang season 9, yung Olus Diggy. Mga bandang season 8, kung saan ang hirap talaga kontra yun. Kasi parang, ang main weakness kasi ng isang Freya is yung pagiging madaling i-kite. Madaling iwasan, kumbaga. Pero kung may Diggy ka, nag-speed up para sa movement mo, parang wala kang problema na makait kasi habol at habol ka, kumbaga sub-sub kung sub-sub. Yeah, at saka yung control din, di ba? Kapag ka yung Freya, hindi mo nakokontrol, hindi mo siya nalalockdown, hahampas at hahampas yan eh. And kung titingnan mo, sino ba awat sa kanya dito? Si Kazen lang naman eh, with those taunts na meron siya at kasama pa dito yung isang Diggy. So, kailangan solusyonan kagad to ng maaga ng Binana Evos bago lumala yung sitwasyon. At saka baka magulat din lang tayo, ha? Naka-inspire si Kelra dito. Yeah. Baka biglang pagka descent ng Valkyrie niya ay bigla na lang mag-sasampal dahil sa bilis na meron ang Freya with that inspire build. At 25 seconds na lamang ay makikita na natin ang pangalawang pagong ng larong ito. Minana Evos ang makakalabang sa pwesto, pero mukhang in terms of abilities to stay around that area ay makakalabang ang Onyx Philippines. So ngayon ay babagalan muna ng Minana Evos at Onyx Philippines. Palitan lang naman na katiting na gold para sa magkabilang kupunan na to. Pero this time, nagpapakita na yung presensya ng mga Jabombits dito ni Escalera. Kuha. Okay, kukunin ni Lanzi yung kanyang, ano, ha, yung kanyang ultimate. Yung time journey. Ngayon, hatakan dito sa Turtle. Super Prince. Nandun yung kanyang mga bomba rin. So talagang bomba kung bomba to. Ayan na. Kinain. Kakain na nga kagad King Kong with that threat tree. May ipit si Kazen. Papasok na si Lanzi. Wow! Yung time journey, may liligtas niya. Woo! Pero si Kazen, tabi-tabi na kanya precision shot. Pero babagsak dito sa eskalera. Same with Kazen. Malayang-malaya itong si Kera. Nagamit na rin niya yung kanyang Vulcanist Descent. Ngayon, aatras muna ang Minana at Onyx Philippines. And ceasefire. Another turtle secured para sa Onyx. Which is interesting kasi yung Minana Evos, parang hindi talaga si prepared at all dun sa turtle fight na yon. Mag-isa si Kazen. Surprise na tumagal siya. At tapos maganda rin yung siguro yung communication nila na sinabi ni Lanzi na meron siyang Diggy ultimate. However, there's no world na mananalo dun yung Minana Evos talaga kasi lugi sila sa positioning. Not even a bait. So,
Very interesting na lumabad pa rin yung Minana Evos doon. Mm-hmm. However, Onyx obviously will claim that one. Grabe din yung pag-punish ng Onyx with an immediate Detonas welcome kasabayan ng referee. Paano na nga ba makaka-retry yung kalaban mo kung nasa loob ng barats? And, for Onyx Philippines, grabe din yung item path ni Kelra. First item BOD. Oh. Kakaiba to ha. Maximum physical damage kagad ang kukunin dito ni Kelra. Pero magandang ginagawa ng Minana Evos dito. Alam nila na medyo delikado eh. 5-minute mark, wala nang mga energy shields. So ang Minana, priority nila itong Goldane. Yeah. Meron kasing digi itong si Kelra. So parang wala na siyang masyadong problemahin. Totoo. Like, can see that during the team fights, can output that. Yung Blade of Despair na makukuha niya agad dito, it means na sa parating na next Lord fight, baka i-activate nila agad si Kelra. Oh, and with the Valkyrie's Descent, tapos kumbaga nag-AOE na ang mga damage na binabato ni Kelra, parang bawal magdikit-dikit if you're Minana Evos, but Super Friends! Oh, may ipit siya sa tatlo ha. Super Friends! Takbo, pero hindi na siya makakatakas doon. And this time, may makakabasag ng Torres sa may bandang ibaba. Ito Minana Evos, pero doon sa may bandang itaas eh. May depensa ang gagawin si Doming. Successful ang pag-opensa ng Minana. Ang worry ko dito para sa Onyx Philippines ay parang medyo kulang sila sa range dahil kung hindi nila hindi sila mananalo sa teamfights, parang mahihirapan nata sila mag-push, no? Yes. Kailangan nila na maubos si mga members ng Minana Evos kasi parang masyado sa melee. And then there's Novaria Valentina na maganda yung depensa. Then, syempre, meron ka pa nung final slash na usually, kapag nakakita ka na ng Arlok, hindi ka mag-melee base comp eh. Oo. Diba? Kasi madali mong dali niya i-punish. But Onyx decided, okay, sige, all in tayo. Terizla plus Freya. Wow. And this is it. Kazen already stealing away the purple as well. Pero makakatorne naman ang isa, ang Onyx Philippines. Bukong habang maaga pa lang, ay talagang ginagamit na nila si Kelra na mag-push ng maaga. Yun nga eh. Tsaka yun yung kailangan sagutin ngayon yung Minana. Basag na rin yung gitnang tore. So it opens up yung purple and orange dito ng Minana Evos na pwedeng salmantalihin ng Onyx Philippines kasi based sa kanilang composition, ang daming mga pang-check ng bush, ang daming pang-poke, yung mga bomba ni Escalera at saka yung kay Super Prince, mahihirapan at mahihirapan kay Fever mo na gusto nila mag-dive ng Tori, di ba? Oy, grabe naman pala. Napakatagal na. Bale kung si Manjin 13 seasons nang nasa MPL, si Freya nawala ata ng 7 seasons. 7 seasons. Ang galing mo mag-mat, boy. Buti na lang nandito ka. Thank you. Hi. 7 seasons nating inintay yung Freya. Yeah. Ang pagbabalik. Oo, ang pagbabalik. And this time around, Onyx Philippines, hindi man nila nahahawakan ng lamang, kailangan pa rin mag-ingat ng Minana Evos with the damage output na meron ang Freya na to. Tinawag itong Lason for a reason. Yep. Lason for a reason, it rhymes. Wow. Magilupit. Okay. Then again, yung Onyx, ang ganda ng map control nila. I mean, nawalan sila ng dalawang turret dun sa may bot side, pero nakuha nila yung mid lane turret. Tapos nakapag-farm naman sila, I believe, King Kong level 11, tapos si Kazen level 11 din. So it means na straight up chance na sila din yung makapag-control ng first Lord natin. So good map control from Onyx so far. Conceal, gagamitin. Nandun yung penalty zone, pero walang tatamaan. Testing lang para kay Gem. Pero si Doming ay lalapit din. Ngayon, atras muna sila. Walang flicker and penalty zone para kay Gem. So idea sa magandang idea sana to para sa Minana Evos pero hindi sila lalaban dahil 7 seconds lang ay mabubuhay na yung Lord. Medyo luging-lugi na dalawang flicker ang nawala para sa side ng Onyx Philippines. Flicker ni Escalera pati ni rin ni Gem. And unang Lord fight pa lamang ito, Wolf. Anong magiging implications noon para sa laban na yon? Well, lamang pa rin naman yung Onyx, I guess. Kasi meron pa rin naman silang pa-cooldown na rin yung mga ultimate. And of course, si King Kong kasi level 12 din. At ginagawa niya nga dito, kumukuha pa rin siya ng mga neutral creeps, kumbaga. Okay, so King Kong, Kazen, 1v1. Ito yung mga batang Tarzan na pinag-uusapan natin kanina. Pero dito na pagwalis yung angle ni Kirk. Pero mabibitaw at penalty zone. Kaya lang hindi na siya aabot. Hindi na aabot yung buhay niya. Habang nagamit na rin yung upit ni Escalera. Si Kelner dito ay nakamalaya lang na humahampas gamit yung kanyang Inspire. So ngayon si Kirk, andito na rin. Lalayo muna si King Kong. Mababa ng buhay nila. Puro hack. Pero naman naman si Kera. Atras muna sila. 2K. Pero si King Kong ang magwawagi doon sa Retribaro. Pero hindi pa tapos ang Minana. Nakuha niyo yung Lord. Sige, kukuha muna kasi kami ng isa sa inyo. At si King Kong ay mamamatay. Dalawa ang nawala para sa side ng Onyx Philippines. Pero ang pinakaunang Lord ay mapupunta pa rin sa kamay ng Onyx. At mapapanood natin yan sa replay na to. Kirk, ang
ganda ulit tong angulo na nahanap niya kasi na-isolate niya away from the Times Journey. At alam naman natin yung Onyx, syempre lamang dito dahil dun sa meron silang retribution. Pero ang call ng Minana Evos, pwede nating i-run down. Although may retribution, mapipilitan si Kigong na mag-take ng damage hinirohan ng Minana Evos. Yung mga members ng Onyx, nakakuha silang bonus. Tapos, ang maganda dito na ginawa ng Minana Evos is nagnakaw agad sila ng Orange para medyo mapunta sa kanila advantage. Then clear out the minion wave. This is Lord Push Manage para sa side ng Minana Evos. Oh, and dito na natin makikita ang kanilang lack of range even against a Novaria. Mukhang mahihirapan silang mag-push dito maliban na lang kung may mahuli sila ng maaga. Onyx Philippines now pressuring the top lane pero mukhang hindi man lang maahampas yung Tore doon sa hindi taas. Man lang nakahampas yung Lord doon pero okay lang kasi yung gitna ay mababasag din ng Onyx Philippines. Minana Evos ready sila sa pagdepensa pero tingnan mo ha, galing taas puntang gitna ngayon sa baba naman ang target ng Onyx Philippines. Grabe naman yun, parang dance step lang. Parang dance step, no? Mula taas, punta gitna, tapos baba. Baba naman. Anong tawag doon? Isolation? Or ano? Hindi ko alam, hindi ako dancer. Sequential, hindi rin kami dancer. Ako rin, hindi rin ako. Sino man dancer? Diba si Manjin. Chantel? Si Manjin. Si Chantel. Si Six. Oo nga. Kaso wala the, sila. Gastric talk. Tayo kasi ano lang tayo eh. Iba lang tayo eh. Mga analyst lang tayo sa content eh. Pero okay lang naman yon. Pwede naman tayong sumayaw. Ang alam ko, balita ko si Burrito sa bahay. Hindi po. Iba rin yung mga kanta na sinasayawan nitong bossing natin. Ano ba? Basta yung mga ano. Oo. May whisper yun eh. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Pero ito totoo. Para sa mga viewers natin dyan, pwede kayo sumali sa 4pm MPL na Dance Challenge. At ha, baka manalo pa kayo. Maghintay kayo dahil marami pang dance challenges mula sa MPL. But right now, Minana Evos, 400, 500 lang ang kanilang lumang ngayon against Onyx Philippines. Pero surprisingly, kahit dapat nahihirapan mag-push ang Onyx Philippines, lamang sila in terms of towers secured. Yun nga eh. Pero ngayon, ha, nasa 12-minute mark na tayo, unti-unti na magmamatter yung range na meron ng Minana Evos. Kasi yung folks na nakakatakot para kay Spider Miles, lalo naka magical damage yan, naka full magic damage. So ngayon, kailangan lang antayin ng Minana Evos na magkaroon ng magandang position at makapitas ng isa. Pero dahil sa ginagawa ni Escalera na paglalabag ng mga bomba, hindi rin makatawid basta-basta itong si Lance. Even si Kirk nararamdaman yan eh. Mahirap eh, kasi pag may dumaan, katulad na lamang nito. Oh, hello! Bababay! Ay, na-AOE pa si Idol! Aray ko, nadamay pa sa promo. Nabay, one take, one si Idol! Sama sa promo. Nadamay sa ano sa atraso. Pero ito, King Kong. Sinisimulan na niya yung Lord. Super Friends, available na rin yung kanyang Lightning Truncheon. So additional damage and DHAs nga para kay Domeng. At ahawakan lang dito ni King Kong ang Lord. Mukhang ipapareset niya kung may Lord dance ito, sinasayaw niya yung Lord. Hindi siya yung sumasayaw dahil pinapabayaan lang niyang bumalik again and again. At tatawagin niya, ba't ba natin daw pina-play-by-play pa? Ganito lang naman ang gagawin nila. Ayan na, Kaysen. Magli-level 15 si King Kong if they wait this long conceal. Enough. Conceal. Okay, nagamit yung conceal. Habang Kirk. Dito ay lalayo Lancey. Inagamit na rin yung kanyang Time's Journey. Spider-Man, wala rin siyang Azure Echo dito. Kelra, andito pa. Available pa yung kanyang Inspire. Nandun yung book. King Kong, papasok na nga rin. Wala siyang makakain dito habang nagamit na rin yung Time Journey. Escalera! Oh, si no! Si KJ rin mamamatay. Walang jungler ng Minana Evos. Pero sabi ng Minana, ilaban na natin Killing Spree na. Domen! Ito si Domen naman ang niya. Pero nandun yung reverse time. At makakapatay si Super Prince. Lord ay maririset. Pero si Gem ay tatamaan mula kay Spider Miles. 3v2 scenario. Super Friends ang natitirang mag-wave clear at sumasakit na nga si Spider Miles. Binan na ng apat na hero to pero may mailalabas pa rin. Pala Novaria in the room. Nakita natin Minana Evos. Kung hindi dahil doon kay Domeng, this would have been really easy Lord para sa kanila. Pero ang ganda ng pinakita doon ni Mr. Domeng. Isang bagay na kailangan i-take note sa dalawang gold laners natin, si Kel Wright at itong si Domeng, win condition players tong mga to. Kumbaga pwedeng sila yung maging actual win condition. Not the heroes, but they themselves. Kung paano sila maglaro bilang hard carry, they play like a win condition player. Oh,
Ito yung mga tinatawag nating walking win conditions eh. Yung mga hindi mo na ma-explain, wala nang siyensya pa. Basta na micro nila at sila nang magpapapanalo sa kanilang mga kupunan. Pero Minana Evos, now, waiting for the opportunity to invade. At kukunin na nga ulit ni Lancey ang reverse time, no? Ang time's journey mula kay Escalera. Pero nararamdaman ni King Kong yung hampas ng Lord. Alam natin yung recent update para sa Lord. HP base na yung damage niyan. So kapag mas malaki yung buhay mo, mas malaki yung damage. Pero si Kaizen, kalahati na kagad yung buhay. Oh no! Anton, oh! Yung missile, pero si King Kong, iuuntog na. Salto yung time journey. Penalty zone na gamit ni Jim. Ngayon yung Lord mula kay King Kong. Kera? Bagsak din si Kaizen. Sino si Lancey? Tahabulin na nila dito at mapapatay ni Super Friends. Takbuhan muna ang Minala. Tatlo na lang natitira sa kanila. Si Jim ay nandun din. Nalaman ba si Kirk? Lumaban sa lima. Wow. Pero nandun yung reverse time. Hindi na siya makakatakas at si Super Friends makakuha nun. Onik with a great maneuver around that Lord. Akala ko makukuha na nila si Kaizen. Pero may times journey din pala ang Minana. A disaster para sa side ng Minana Evos. Wala silang taga-depensa ngayon. Oh, ito na yung Lord. Luminous Lord ito. Dadamba ito sa may bandang gitna. Dalawa lang ang natitira dito sa Minana Evos. Is it? Ito na nga ba ang oras para sa Onik Philippines? Game number one! Woo! 16-minute victory para sa Onik Philippines, debuting the Freya. And after 7 seasons, sasabihin natin to.